Para sa karamihan ng mga tao sa buong mundo, ang mga pirata o pirates ay nanatiling bayani sa mga pelikula at iba pang palabas. Ngunit ang mga krimen na kinasangkutan nito sa karagatan ay patuloy na nangyayari kahit saang lugar sa mundo. Nito lamang 2020 ayon sa ulat ng Estados Unidos, lampas $1 bilyong ang nakulimbat ng mga tulisang ito sa karagatan. Libo-libong mga tao ang inaatake, daan-daang mga hostages mula sa iba't ibang mga barko, mga oil tanker at marami pa. Ang ginagawa ng mga ito kung hindi ibibenta ay pinapatubos sa malaking ransom o kaya pinapatay. Ika nga, mas masahol pa sa hayop ang mga ito. Magandang araw mga kaswiti, sa bidyong ito nais kong ibahagi sa inyo ang 10 lugar o karagatan sa iba't ibang panig ng mundo kung saan na madalas na inaatake ng mga piratang ito. Pero bago tayo magpatuloy sa kwentuhang pirata mga kaswiti, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga educational video kapag mayroon akong ina-upload. Narito ang listahan o karagatan na madalas inaatake ng mga pirata. Number 1, Celebesi, o kilala rin sa pangalang Indonesian Laut Sulawesi. Ang karagatan na ito ay matatagpuan sa Western Pacific Ocean sa hangganan ng Sulu Archipelago at karagatan at isla ng Mindanao na malapit sa Indonesia at Malaysia, kung saan 14 years na itong inaatake ng mga pirata. Ang sundalo ng Malaysia ang madalas na nagpapatrolya sa karagatang ito gamit ang mabilis at modernong mga bangka. Ang mga ito ay mahusay at armado ng magaganang armas, ngunit gayunpaman ay hindi pa rin mapigilan ang pag-atake ng mga pirata, na kung saan ay gumagamit sila ng mga lumang motorboats. Number 2, Yellow North Sea. Ang Yellow North Sea ay matatagpuan sa pagitan ng Korea Peninsula at mainland China, kung saan 16 years na itong inaatake ng mga pirata. Ang South Korea ay nagkaroon ng isang special na unit upang harapin ang mga lokal na pirata na ito. Ang mga Marines ng South Korea ang nangangasiwa sa karagatang ito, kung saan sila ay may mahalagang papel upang gampanan ang isang modernized na battleship laban sa mga piratang ito. Number 3, Arabian Sea. Ang Arabian Sea ay matatagpuan sa isang rehiyon ng hilagang karagatang India na hangganan sa hilaga ng Pakistan, Iran, Gulf of Oman at kanlurang bahagi ng Gulf of Aden, na kung saan 22 years na itong inaatake ng mga pirata. Madalas na na-involve pagdating sa Arabian Sea ay ang mga Somalian pirates, dahil isa sila sa may mga pinakamalakas na puwersa at madalas na pinipirata ay yung mga malalaking barko na may kargang langis o yung may mga oil tanker, dahil alam ng mga ito na $1 million ang halaga ng mga ito. Number 4, Java Sea. Ang Java Sea ay matatagpuan sa isla o karagatan ng Indonesia sa may Borneo sa hilaga at Sumatra sa timog,
na kung saan 24 years na itong inaatake ng mga pirata. Dito ay regular na ginaganap ang joint exercises ng mga Indonesian Navy at US Navy. Ngunit ang mga pirata ay matatalino dahil alam ng mga ito ay maraming mga mayayaman ang naglalakbay sa karagatang ito. Noon lamang nakarang taon ay 24 na mga barko ang kanilang nabiktima. Number 5, Bay o Bingal. Ang Bay o Bingal ay matatagpuan sa hilagang silangan na bahagi ng karagatang India na hangganan sa kanluran at hilagang kanluran ng India, sa hilaga ng Bangladesh at sa silangan ng Myanmar, kung saan 30 years na itong inaatake ng mga pirata. Ang Bay o Bingal hindi lang masagana sa mga isdang pating, kundi masagana rin ito sa mga pirata. Ang mga piratang Bangladesh ang madalas nasangkot sa mga krimen sa karagatang ito. Kinikidnap ang mga mangingisda at pinapatubos sa malaking ransam o kaya'y pinapatay. Target din nila ang mga yayamang sakay ng mga barko na dumadaan sa karagatang ito. Number 6, Malacca Strait. Ang Malacca Strait ay naugnay sa Dagat Pasipiko or Pacific Ocean, sa silangan karagatan ng India naman o kanluran sa pagitan ng Malay Peninsula or Malaysian Peninsula at isla ng Sumatra ng Indonesia, kung saan 36 years na itong inaatake ng mga pirata. 6 na taon na ang nakaraan, isang grupo ng mga pirata ang nag-hijack ng isang oil tanker mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinubukang iligtas sa mga Malaysian Marines pero nabigong nailigtas ang barko at 10 crewmen. Number 7, Caribbean Sea. Ang Caribbean Sea ay isang Amerikanong karagatan at matatagpuan sa hangganan ng Mexico at gitnang Amerika, sa kanluran at timog kanluran at sa hilaga, at 38 years na itong inaatake ng mga pirata. Pagdating sa lahat ng karagatan ay siguradong Caribbean Sea ang nangunguna sa kasikatan dahil nagawan pa nga ito ng pelikula na Pirates of the Caribbean, kung saan ay nagkaroon pa ng iba't ibang mga series. Pero sa kabila ng kasikatan ng karagatang ito, ito rin ay madalas na sinasalakay ng mga pirata dahil maraming mga mayayaman ang lumalakbay sa karagatang ito at kinikidnap ng mga pirata at ipinapatubos sa milyon-milyong halagang ransam. Number 8, Singapore Strait. Ang Singapore Strait ay matatagpuan sa pagitan ng Strait of Malacca sa kanluran at ng Karimata Strait naman sa silangan, kung saan 60 years na itong inaatake ng mga pirata. Noong 2019, 5 barko ang biniktima ng mga pirata sa loob lamang ng 5 araw. Sa karagatang ito, dinadaan ang iba't ibang mga kalakal mula sa iba't ibang mga bansa sa Asia. Guardyado ito ng mga Marines pero may mga nakakalusot pa rin mga pirata upang biktimahin ang mga barko na dumadaan dito. Number 9,
Number 9, South China Sea. Ang South China Sea ay isang maliit na karagatan sa Western Pacific Ocean. Ito ay nasa hangganan sa hilaga ng mga baybay ng Timog China, sa kanluran ng Indo-Chinese Peninsula, sa silangan ng mga isla ng Taiwan at hilagang kanlurang Pilipinas. Pangunahin ay ang Luzon, Mindoro at Palawan, at sa timog ng Borneo, silangang Sumatra at Bangka Belitung Islands, na kung saan 62 years na itong inaatake ng mga pirata o tulisang dagat. Halos taon-taon o buwan-buwan ay may mga nahahijack na mga barko ang mga piratang ito. Noong mga nagdaang taon, halos 60 na mga barko ang napirata ng mga iyon at hanggang iyon ay hindi pa rin nakikita ang ibang mga barko. Number 10, Gulf of Guinea. Ang Gulf of Guinea ay matatagpuan sa hilagang silangan na bahagi na tropical ng karagatang Atlantiko. Mula sa Capilopis sa Gabon, hilaga at kanlurang hanggang sa Capipalmas sa Liberia, kung saan 116 years na itong inaatake ng mga pirata. Labis na nalulungkot ang mga pinuno ng mga bansa na malapit sa karagatang ito dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin solusyon ang problema na ito sa karagatan ng Gulf of Guinea, kung saan masyadong naapektuhan ang mga negosyo, lalong-lalo na yung mga bansang Nigeria at karatig bansa sa West Africa. Ayon sa ulat, noong nakarang taon ay umakyat pa sa 40% ang pag-atake ng mga pirata na ito sa karagatan ng Gulf of Guinea. Well, kung may bida, mayroon ding kontrabida. Sa madaling salita, kung may terorista sa lupa, masigit na mapanganib ang mga terorista sa tubig o sa karagatan. Dahil hindi lang ito banta sa seguridad ng mga barkong naglalayag sa karagatan, kundi malaking epekto din ito sa ekonomiya ng bawat bansa. Dahil ang ibang mga negosyante o yung mga lalaking supplier na nagsusupply ng mga produkto sa bawat bansa, ay takot na maglayag ang kanilang mga barko sa karagatan dahil anytime pwede ma-hijack ng mga teroristang ito at ipatubos sa malaking halaga. Mas maigi sana kung hindi pinapatay o sinasaktan ang mga crew ng mga barkong ito, pero ayon sa ulat ay sinasaktan nila ang mga ito kapag ito ay lumaban. Well, mga kaswite, ang Panginoon na lang ang bahala magparusa sa mga ito. Dahil naniwala po ako na walang masamang tumatagal. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kaswiti, and God bless you all.